Hi! Good morning, good afternoon, and good evening. It's me, Mark Ferguson. So, for today's video, sinabi ko din sa last vlog ko, which is ito, lalagay ko sa description below yung comic journey ko namin. Sinabi ko din na gagawa ko ng another video to explain the process thoroughly, the safety precautions, and such yung mga kailangan dalit, kung ano yung mga ginawa doon. Since dun nga sa, dito sa vlog nga na to, medyo magulo kasi stress. So, dito ko i-explain lahat yung mga kailangan, yung mga iba't ibang process. So, kung gusto nyong malaman, and please, panoorin nyo to kasi para sa ekonomiya to. Hindi. Para lang din naman, ano, makaano tayo sa pagboto. Para maihalal natin yung gusto natin ihalal. So, kung gusto nyong malaman, just keep on watching. So, naglagay ako ng space dito para yung mga images, yung mga videos. So, ayun. Nung first video, ay yung first video tuloy, first day namin, napanood nyo naman dito sa vlog na to ulit. Panoorin nyo. Kung hindi nyo pa napapanood yun, huwag nyo itong panoorin kasi malilito lang kayo. So, yung una nun, inabutan kami ng cut-off. Which is kasi nagpunta na kami nun, alas 11 na, diba? Ang ganda namin. So, the next day, ang sabi kasi sa amin doon na kapag na-reach nila yung quota na target nila, nagkaano na sila, nagka-cut off na sila. So the next day, para magsi-7 lang ata, pumunta na kami doon sa Comelec, and kita naman sa video na 'yon na mahaba na yung pila. 'Yon, kita sa ayun, mahaba nga yung pila. Tapos ano ba? Pila kami for almost 3 hours, ganun. Ang i-explain ko ngayon is yung pinakaiba ng my appointment sa walk-in. Since hindi nga kami naka-appointment, which is walk-in nga lang kami, pupunta kayo sa Comelec page, eto. Then, meron doon link. Fill upan nyo sa sign-up nyo, then may ipapaprint doon. Kaya hindi namin tinuloy yon kasi ito yung lumalabas, parang full book lahat ng schedule nung araw na yon. So, na-print kami sa Comelec page, which is ito, pinrint namin yan, 3 copies, tsaka ito, 3 copies din, and then itong health declaration form, 1 copy lang. So, pagpunta namin doon, nag-walk-in nga lang kasi kami, may mga pinauuna. Napanood nyo naman sa vlog na yun na may mga pinauuna. Sinasabi ko naman doon na may pinauuna. Tapos, yung mga pinauunang pala yun, yun yung may mga appointment, which is sila yung priority. Kasi nga may appointment sila, since walk-in nga lang kami. Tapos, kinakabahan ako noon, yun yung pinakaiba. Kapag appointment ka, uunahin ka. Kapag walk-in ka, good ka. So, yun. Since walk-in nga lang kami, atras kami ng atras. Alam niyo, papalapit kami ng papalapit. Tapos paatras ulit kami ng paatras. Tapos yung pila nun, from here, hanghaba. Tapos, parang nag-letter yun na kasi sobrang haba ng District 5. So, ayun. Then, tanong na ako ng tanong doon. Nasi-stress na kasi ako. Siyempre, 3 hours yung pinila namin eh. Tapos, hindi kami makakapagpa-register. Siyempre, sakit sa puso nun. So, pumila kami noon, tapos tanong ako ng tanong doon, feeling ko nga nababadrip na sa akin yung kuya doon. So, sabi ko, kuya, ganyan. Tapos pinakita ko yung form na dala namin. Tapos kailangan ng photocopy ng ID back-to-back. Hindi ko na ipapakita yung ID ko dito kasi personal information yon. Kailangan yun, back-to-back. Then, kailangan na dun yung present address mo. So, ID ko, back-to-back, tapos pinakita doon, pinakita namin yon. Tapos, may binigay sa aming form, etong video na to. Yan. Yun yung naging plot twist namin, kasi yung form na yon, yun pala yung kailangan na form, which is, etong form na to, at saka eto, kaso, back-to-back sila. Kasi ang ginawa namin, pinrint namin, magkahiwalay. So, nahalata talagang walk-in kami, sabi ni kuya na, fill upan nyo yan. Tapos, nagulat ako.
But we fill upan pa, eh, meron naman kaming dala nga. Ayan, may binadug. So, ayan na nga. Tapos, nung finifila pa na namin, eh di yun, kinakabahan na ako kasi baka mamaya, i-schedule pa lang kami ng appointment, channeling, ganyan-ganyan. So, nangyari nun, pagpunta namin doon, kinuha lang sa amin yung health declaration form, tapos sumakit na kami agad, which is tuwang-tuwa kami, kasi hindi namin nina-expect na yung araw na yun mismo kami makakapagparehistro. So, yun, nagulat kami. Sobrang nagulat kami. Tapos, meron pa ako nun isang kaklase. Ayaw niya sumama. I mean, ayaw niya lumapit kasi nahihiya kineme siya. Yan, iabot ulit siya ng alas 12 doon. Tapos, pag-akit namin, kailangan palang validated. May valid something yung may stamp yung ID mo galing sa baba para pansinin ka sa window 1. So, pag-akit namin, pinababa kami, pinatatatakan yun. Tapos, akyat. So, window 1, yung mga form na to, yung itong form na to, kailangan may thumbmark siya. Kasi, importante yung thumbmark na yun. Pag-akit mo doon, meron namang thumbmark, may ano doon, parang, basta yung ink, ganun ka lang, thumbmark ka lang. Tapos, ayun. Tapos, after namin ang window 1, may mga upuan, umupo kami para sa second window, which is yung second process na. Sa second process naman na yon, which is itong video na to, yung tinawag yung pangalan ko, then picture, biometrics, pirma, tapos after nun, di paabot nga ng wallet. Ayan o. So, after nun, merong binigay na paper. Ito yung paper na binigay doon. Saan ba yan? Itong paper na to. Ito yung binigay doon. May takip. Kasi ito yun. Ito yung paper na... Yung focus. Ito. Ito yung paper na binigay doon. Which is, nakita nyo rin man sa isa kong vlog na pinakita namin yon. So, yon. Tapos, sa baba, meron, ano yun eh, kapag appointment ka, meron silang listahan kung sino yung mga nakapagpa-appointment. So, paunahin yung paunahin. So, yun. Tapos, ayun lang naman yung ginawa. Kapag ang mahira, ang mahaba lang dun, yung pila, nakikita nyo naman sa mga video na yan, tsaka nakita nyo naman dun sa previous vlog ko, ililink down below ko paulit-ulit na, yun yung ginawa namin. Sobrang... mas mahaba yung pinila namin. Kasi pag akit mo, parang dire-diretso na. Tapos, yun. Yun lang naman yung process na ginawa. Madali lang siya. Basta, appointment ka man or walk-in. As long as may form ka, go. Push. So, mga tanong. Saan po ba makukuha tong form na to? Kasi kami, nag-print kami from the Comelec Facebook page. Meron din naman sa kanya-kanyang barangay hall. Sabihin nyo lang po na form ng Comelec. Bibigyan nila kayo yung mismong form na back-to-back na sinasabi ko na kailangan. Ibibigay ng barangay yon. Tapos, meron na rin doon naka-attach na health declaration form. So, yung sinasabi ko ngayon is yung first time pa lang magpaparehistro. Ganon. Kung ikaw naman ay magpapa-transfer from one barangay to another, same process. Hihingi ka ng form sa barangay hall, tapos, itong form na to, fill upan mo ito, basta dyan, yung mga naka, basta lalinyahan ko dyan kung ano yung mga fill upan mo. Tapos, dun sa pinakaibabaw na part, ang ilalagay mo dun is yung previous barangay mo. Previous na barangay mo. Ibig sabihin kung saang barangay ka nang galing. Tapos, ang kailangang ID ron, hindi tinatanggap yung barangay ID. Hindi po siya tinatanggap. Ang kailangan mo is yung ID na may present address ka. Present address. Kasi yun yung hinihingi nila. So, wala silang pakialam dun sa dati mong Comelec ID. Ang kailangan nila, present address ng ID.
same process, pipila sila. Kasi sinamahan ko yung friend ko, which is itong picture na to. So, sinamahan ko sila magparehistro, yung nagpa-transfer. Ang madali sa pagta-transfer is pag akyat mo, ang sasabihin lang nila sa'yo, pipicturan ka nila for the latest picture. Hindi na sila tumatanggap ng postal ID since magre-release na raw ng national ID. So, yun lang yung mga ginawa. So, ang summary nun is, kukuha ka ng form sa barangay. Kung magpaparehistro ka pa lang, itong form na to, ito lang yung susulatan mo. Pero, kung magpapalipat ka from one barangay to another barangay, itong form na to, ito ang fill-upan mo at saka ito. Gets? Tapos, pipila ka, pupunta ka ng COMELEC. Kasi kami, nag-walk-in lang kami ulit nun. Punta kang COMELEC. Since yung form mo is back-to-back na, yun yung kailangan nila. Back-to-back na copy. Mayroon din naman nagbebenta dun sa COMELEC. Pero, sa barangay hall, yon, dun ka gumawa. Kuha kang form sa barangay, yung back-to-back na form, meron na neto, at saka ng health declaration form. Anong mga kailangang dalhin? First is kailangan, of course, it's a must, face mask, face shield, ball pen, alcohol, water, and biscuit, kasi pipila ka eh. Kung ihiin kang tao, gaya ko, I prefer na huwag ka nang magdala ng water. Nasa sa'yo yan. Kasi, ang iihian mo is nasa Kapitolyo pa. Make sure na meron kang dalang alcohol and na-practice naman dun yung social distancing. Kasi, kapag pumila ka dun, may mga circles na dapat dun ka nakatayo. Tapos, magbaon ka rin ng ekstrang damit kasi kung galing ka sa malayong lugar, syempre mainit pagpapawisan ka. Pag uwi mo, kailangan magpalit ka ng damit since malapit lang naman yung COMELEC sa SM Manila. Kailangan mo ballpen ka, alcohol, ulit-ulit na ako. So yun yung mga dapat dalhin. So yun lang naman. So yung process doon is ang pukpukan lang talaga is yung pila. Pwansa na, dire-diretso na rin naman kapag nakapagpapasok na, dire-diretso na yon. So, ang mga kailangang dalhin is itong form na to. Kukuha kayo ng form na to sa barangay hall ninyo. Kukuha kayo niyan. Uulit-ulitin ko, kapag magpaparehistro ka pa lang, itong form na to, ito lang fill upan mo. Pero, kung magpapatransfer ka from one barangay to another, itong form na to, ito, at saka ito yung fill-upan mo. Okay? Ang ID na tinatanggap lang doon is yung mga talagang valid ID. Kung first time mo palang makapagparehistro, kailangan doon is, kung estudyante ka, student ID, basta may present address, pero hindi sila tumatanggap ng barangay ID, PhilHealth ID, at ano pang mga secondary ID. Hindi sila tumatanggap ng ganon. NBI, police, basta yun, NBI clearance, basta kahit anong valid ID, may present address ka. Hindi sila tumatanggap ng certificate of indigency. Okay? So, kung ikaw naman ay magpapatransfer from one barangay to another, hindi nila tinatanggap yung previous COMELEC ID mo. Kailangan nila ulit ang present ID, which is yung mga binanggit ko kanina. Uulit-ulitin ko, hindi sila tumatanggap ng barangay ID. So, yun lang naman, bring your face shield, wear your face shield, face mask, bring your own ball pen, magdala ka ng biskwit, water kung gusto mo, pamalit na damit, tapos yun, social distancing na-observe naman doon. So, yun. Kailangan mo makapagparehistro kasi karapatan mo yun bilang tao, okay? Kasi hanggang September na lang. Ang alam ko ha, pero check nyo pa rin sa COMELEC. Pero ang alam ko hanggang September na lang yung pagpaparehistro sa kanila. So,
make sure na it's either nakapagpa-appointment ka man or walk-in ka lang, magtanong ka ng magtanong kasi hindi masamang magtanong. Magtanong ka kasi ako yun yung ginawa ko. So, ayun, magtanong ka, makialam, magparehistro ka na, okay? So, ayun, that's it for today's video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking next upload. Bye! Sana may natutunan kayo and please lang magparehistro na kayo. Yon, magparehistro na kayo, okay? Fighting, kailangan natin yan. So, ang alam ko talaga hanggang September na lang yung pagpaparehistro. So, as much as possible, magparehistro na kayo. Now na! So, yon, bye!